And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Laurena. All right, magandang tanghali po muli sa inyo lahat. And in behalf of our pastor, Pastor Gil Laurena, ngayon po ay nagtutuloy po tayo sa ating pong programa sa Baptist Lunch. Ng ating pong programa every Wednesday ay nakasenter po ito sa ating pong programa para po sa mga young people. And I believe that this is very important, young people. You do not waste time na kayo ay hindi magbigay ng pansin sa ating program. But I believe, ako nakikita ko naman po, biyaya ng Panginoon ay lahat ng mga young people ay talagang sa pamamagitan ng ating mga GC and even sa mga area GC. Nakikita ko naman po na talagang ang mga young people mo natin na ating musimbahan ay talagang excited palagi para sa ating pong mga programa. And that's a great blessing. It's because wala naman po tayong hangad kundi para lagi sa ikalalago ng bawat isang mga kabataan. And again, inuulit ko po, by the way, ay even sa mga, hindi lamang po ito para sa Christian, sa mga young people ng Christian Bible Baptist Church na dito po sa Taguig, even sa mga taga-ibang simbahan, yung mga taga-Baguio, kung if I'm not mistaken, ay nanonood sila, nabanggit sa one time ni Pastor RJ, even doon sa Staying Alive, ay nanonood din po sila doon. And this is a, ito po pinagkaiba nito, ay hindi lamang po ito sa Team Focus, as long as you are not yet on the marriage life or married life, ay you're free to watch it. And actually, even parents, sabi ko, in-encourage ko po, kagandaan po sa programa natin, is that yung programa for the young people ay napakaganda na matunghayan din ng mga nanay, ng mga tatay, lalo na as the leaders of the home, kasi sila po yung patuloy na magpapaalala sa napapakinggan ng kanilang mga anak. Alright? Kung meron man pong, bagamat may ginagamit po ang ating Panginoon na, of course, andyan ang ating mahal na pastor. Number one po, ang ating mahal na pastor ay nilagay ng Diyos para po sa atin, para sa simbahan, para tayo pangalagaan. And yung the rest is your spiritual leaders. And other than that, isa sa mga pinaka-priority na consultant ninyo, young people, and counselors ninyo, ay ang inyong mga magulang. Kaya nga, wini-welcome natin sila sa lahat ng programa para sa young people, dahil it will always, ito yung palaging gagamit. Ito palagi yung mga programa pagka na nakita na po yan ng mga magulang at nakita nila yung programa. Alam nila kung ano yung ipapaalala para sa ating mga kabataan. And again, ay magandang tanghali po sa inyo lahat. And ngayon po ay may panibago tayong pag-uusapang topic. And the good thing about the Word of God as our guidance, ay hindi po tayo nawawala ng pwedeng pag-usapan para sa ikalalago po natin. Alright? So again, young people, I believe this is your break time sa mga pumapasok sa online class. And then bukas, holiday bukas. Kaya alam kong iba excited. Ewan ko lang kung may holiday sa online. Ano? Pero supposedly, dapat meron yun. Hindi lang ako ganun kapamilyar. Pero wala talagang pasok yun. Pero anyways, kanulad ng sinasabi ko po, meron tayong bagong pag-usapan para sa inyo mga young people and sa ating live 70 viewers. Let's keep sharing the link. Sabi nga sa Team Focus, keep sharing the link. Sa mga nasa Team Brev, keep sharing the link. Sa lahat ng mga young people, keep sharing the link. Let's continue to be a blessing to our society, to our community, and to our country. By the way, gusto ko lamang po itong pasadaan muna ngayon para hindi ko na makalimutan mamaya. Mamaya po, ang service po natin, maaaring narinig niyo pong pinahabol niya sa impormasyong pangkalusugan kanina. But let me say it again and announce it again. Announce naman na po ito ng mga leaders. And para po sa mga nanonood po at tumatangkilig ng programa ng simbahan na hindi taga sa amin, welcome po kayo. What I mean is, if you're from other church and you at nakakapanood kayo, well, ina-announce ko lamang po ito para sa lahat na yung ating pong pananambahan mamaya, dati nagsimula, bumalik punta po tayo sa 5:30, ngayon babalik po tayo sa alas 4. Alright, 4 o'clock po muli ang ating pong pananambahan, Wednesday midweek service po natin, 4 o'clock in the afternoon, so get excited para po sa service natin mamaya at kasama natin muli ang ating mahal na pastor. And ganun po, ay kaya mag-excited po tayo sa bagay po na yan. Alright, now tuloy po tayo, ang pag-uusapan po natin ngayon, ang topic po natin pag-uusapan ngayon is all about finding
the will of God or following God's will in your life, young people. Ano ba talaga? Alam niyo, kakagulo maraming young people dito eh. At even from the very age, ay ano ba talaga ang will ng Diyos sa buhay ko? Ano ba talaga ang gustong mangyari ng Diyos sa buhay ko? Kaya there are times that maraming young people ang inconsistent pagdating sa buhay Kristiyano. It's because of the reason, not only young people actually, pero dahil nakatuon tayo sa inyo, young people, ang purpose, ang pinakapag-uusapan natin is para matulungan tayo in the light of God's word, lalong-lalo kayong mga kabataan, matuto kayo in the light of God's word kung paano ninyo makikita ang will ng Diyos sa buhay nyo. Alright? Tandaan yes. nyo po muna, young people, I would like to remind you that our God is a God of order. Okay? Yes. Kaya nga sinasabi niya, let all things be done decently and in order. In other words, ang Diyos po ay Diyos ng kaayusan. Okay? Yes. Kaya nga sinabi rin sa Book of Psalms, the steps of a good man are ordered by the Lord. So what I'm simply trying to show you here, young people, is that our God is very particular. Kumbaga sa ano, ay meticuloso. Tama ba yung word ko, Tagalog ko? Paano bang English ang meticulous? Ibig sabihin, yung meticuloso ang Diyos. Kumbaga, ang Diyos ay merong sinusunod na order. Hindi ang Diyos, kumbaga sinabi ko naman ito before sa inyo, young people, ang Diyos natin ay hindi bara-bara lang. You see? Ang Diyos natin ay merong sistema. You see? Yes. Ang Diyos natin ay systematic ang paggalaw niya sa buhay natin. Yes. You see? Kaya ko yung sinasabi sa inyo, young people, it is because pag binag-usapan natin yung will ng Diyos sa buhay ninyo, kailangan balik tayo sa pinakasimula, pinakapundasyon, kung paano yung sistema. Okay? Kung paano yung sistema ng pag-aayos ng Diyos sa buhay po natin, kung paano yung sistema ng ating kumbaga yung sistema ng paglago natin. Kaya nga even yung paglago, tinan niyo, young people. Even yung paglago, hindi tayo nagra-rush lagi sa paglago. Ayaw ng Diyos yung yes. nagra-rush tayo kasi ayaw ng Diyos na kalagitnaan nawawala tayo. Nakuha niyo po, young people, listen to this. Ayaw ng Diyos na madala kayo sa hype. Di ba? Young people, yeah, those are the words. Diba? Yung hype, kumbaga, hype. Hindi hayop, ha? Hype. Nililinaw ko lang. Ang sabi ko ay hype, hindi hayop. Okay? So, ibig ko sabihin, young people, ayaw ng Diyos yung nagpapadala lang tayo sa hype ng mga taong nauna sa atin at even other people na dapat ganito ka, dapat ganito ka. So ikaw naman ngayon, nagmamadali pagdating sa iyong paglago na ba? Kaya minsan again, wala bas dito yung people yung pangusap, hindi ko kine-question dito ang leading sa inyo ng Banal na Espiritu. I mean, hindi ko kine-question dito yung people kung ano yung pangusap sa inyo. Kayong dalawa lang ng Diyos nakakalam niyan. But I'm simply telling you, you have to really discern it properly, yung hype ng Diyos, hindi pwede yung, hindi tayo naniniwala dun sa kaliligtas mo pa lang. Meron dati, naalala ko, may pupunta yan dito eh. Dati, even from the very beginning, sabi kay Pastor yun eh, nagsisimula pa lang tayo sa BNS, even adults, may gumagawa nun, nasabi kay Pastor, alam mo kasi Pastor eh, dun sa dati namin simbahan eh, babae yun ha, nagsasalita rin ako, nagtuturo ako sa Sunday school. Kalain niyo yun. Kakapasok niya lang doon sa simbahan eh. Babae daw siya. Gusto niya sabihin kay pastor sa Tagalog ay pagturuin siya ni pastor sa Sunday school time ng Sunday worship service. You see? Kasi nagtuturo daw siya. Kapapasok niya. In other words, ang pinipicture out ko lang, maraming ganon. Yung pinipicture out ko lang sa inyo, young people, may stages of growth. Parang kaya nga tayo nagsasabing hagdan eh. Yung hagdan ng paglago. Ibig sabihin, by step, by step, by step. Kaya every steps count pagdating sa hagdan. Bagamat there are times na pag umaakyat kayo ng hagdan, syempre bata pa, nag-i-skip kayo ng malalaking steps. Nagmi-miss kayo ng ibang steps. You see? Pero ang totoo nun is that every steps in the ladder counts. Lahat yun makahalagang steps. Now, kaya ko sinasabi sa inyo yan, may proseso ng paglago. At hindi, kung sa paglago ay may proseso, ganun din pagdating sa will ng Diyos sa inyo. Huwag kayo na habang kayo ay nandito pa kayo. Ano kaya ang will?
Tinan nyo ha, tinan nyo, halimbawa, nasa team focus pa lang kayo or nasa, bilang isang kabataan, kayo ay nasa murang edad pa lamang, hindi nyo kailangan problemahin agad na, ano kayang will ng Diyos sa akin pagka, ano kayang trabaho ng Diyos ng gusto para sa akin, para, no, huwag muna kayong mag-skip, walang masamang mag-goal kayo, iba yon, okay? Iba yung sinasabi ko na yon. Iba yung pag-goal mo in, at iba rin naman yung sinasabi ko na nag-skip ka. You see, bago ka, walang problema mag-set ka ng goal kung maayos natin mamaya yung ego. Alright? Pwedeng, walang masama mag-set ka ng goal. But the point is, ang pinapunto ko po ngayon is that para malaman mo kung anong pinakakalooban sa inyo ng Diyos, sundin mo yung step by step niya. Alright? Sundin mo yung facing ng Diyos, young people. Huwag kang magmadali. Pag sinabi ng Diyos, nasa phase 1 ka pa lang, huwag kang mag-take ng special sa tricycle para dumiretso ka agad sa phase 3. Nakuha niyo point? Huwag kang mag-skyway papunta sa phase 3. Huwag mong padaliin. Siguro dito sa atin, effective sa mga daanan natin, effective yung skyway. Kasi may traffic tayo. You see, sa sasakyan, sa pagbabiyahe, effective yun. Pero sa totoong buhay na, hindi na effective yun. Wala nang shortcut. You see, walang shortcut para sa Diyos. Bakit? Meron siyang nakatuon. So, alright. Ikaw ngayon, maaaring nasa nadyadyan ka sa edad mo ngayon, sa kalagayan mo ngayon, ano muna? Okay? Sa phase ng buhay mo ngayon, sa stage ng buhay mo ngayon, ano muna, sigasuhin mo muna kung anong gustong, ano ang kalooban sa iyo ng Diyos sa buhay mo ngayon. Huwag ka muna mag-usip sa kalooban ng Diyos sa buhay mo sa mga susunod na panahon. Huwag kang magmadali. Sundin mo ang facing ng Diyos. You see? Kung gusto mo, kaya minsan nahihirapan, ano kaya nung gusto kaya ng, ano kaya gustong mangyari sa akin ng Diyos? So, wala, actually, wala namang masamang problema. Wala namang masamang magtanong ng ganun. But the problem is, kung magtatanong ka ng ganun, pagdating na sa pagtatrabaho mo para makita mo yung purpose ng Diyos at will ng Diyos sa buhay mo bilang isang kabataan, i-face by face mo. Alright? Tinan nyo po ha, sa katulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, bababa muna tayo. From the bottom. Okay? From the very beginning. Okay? In other words, yung pinakaunang plano ng Diyos o gustong mangyari ng Diyos sa buhay mo. Pinakauna muna tayo. Alright? Colossians chapter 1, verse number 16. Very familiar passage ito. Sabi ko sa inyo, from the very beginning tayo. Anong sabi ng Bible? Okay? For by Him were all things created. Siyempre, from the very beginning tayo, balik tayo sa creation. Alright? Kung naaalala nyo, kaya po tayo pumasok sa ganitong topic dahil to follow tayo. Lagi tayo nakasunod sa topic ng pinag-uusapan para sa couples. Alright? So, okay. So, nandiyan po tayo. Meron pa lang konti. May bounce back pa. Sabihin nyo, by the way, you can please feel free to comment to us sa ating comment section if we have some problems with audio or kung ano man. Alright, but there are also times, gusto ko lang po paampiyawan ito, there are also times na maaaring may problema po sa inyo, sa amin ay wala, just try to refresh your page. Okay, the Facebook page. Alright, let me continue. Now, katulad muna sinasabi ko, ito po yan. You have to follow, sabi mo ng Biblia, babalik tayo lahat sa creation. Kasi kung ang pastor nga natin, pagdating po sa couples, sa mag-asawa, which is wala namang young people kung walang mag-asawa. Lahat naman yan. O, ibig sabihin, bumalik po siya sa pinaka-main purpose, sa creation. Ganon din tayo, susunod tayo. Para malaman nyo, ang ma-fulfill ninyo ang purpose ng Diyos sa buhay nyo, balik muna tayo sa foundation, which is creation. Alright? Sabi sa Bible, for by Him were all things created. Okay? Kanino? By Him. By the Lord Jesus Christ. Sabi ng Biblia, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. Now, take note of this. All things were created by Him and for Him. So, kung nilikha ka ng Diyos, okay? Kung nilikha tayo ng Diyos, we are created by Him, therefore, we are also created not for ourselves, but for Him. First thing na dapat nyo ilagay sa isipan nyo, young people, alright?
kung ang kung anong purpose ng Diyos para sa buhay mo, huwag mo munang ikakambyo at dadalhin ang sagot dyan ng magbe-benefit first of all ay ikaw. Ulitin ko. Alright? Para maging maliwanag po sa inyo lahat. Pagka hinanap mo ang purpose ng Diyos sa buhay mo, huwag mo munang iisipin yung saganang iyo. Ibig sabihin, huwag mo munang iisipin na kakabig ito sa iyo. Alright? Ano po ang ibig ko sabihin? Halimbawa, ako, or sabihin na natin, yung mga cameraman natin, kasama ko pa rin ngayon, Brother Poching, at saka si Brother Christian. Alright? Halimbawa, nakita niyo po, na naman tayo sa tunog na yan, nakita niyo po, kasama ko sila last week. Okay? Nung mga nakaraan. Alright? Kasama ko po sila. And kita niyo po, tinan niyo po ha, bilang sa kanila, bilang sa young people, iisipin nila, ano kaya gusto mangyari ng Diyos sa buhay ko? Siguro gusto nila na, kalimbawa, si Brother Poching, narinig yung testimony, architect, ladderized yung pagiging architect niya po, ay panghagdan. Okay? Ladderized lang daw eh. Okay. So, ibig sabihin, yun yung ano niya, yun yung kanyang pinaka naging kurso. Okay? So, in other words, siguro gusto ng Panginoon maging Batikano akong or isa akong tanyag na arkitekto. Di ba? Ba't naman gano'n lagi? Sabi naman ni Brother Christian, siguro, ano nga yung dating natin, kung si Brother Poching ladderize ang kanyang course, si Brother Christian naman po ay ladderize ang ninanakaw niya. Alright, just taga-Pasay. Hindi, joke lang, mga taga-Pasay po dyan. Alright, biro lang po yun. Alright, well anyways, katulad nga po ng sinasabi ko, ay eto nga po yan. Wag muna tayong mag-iisip ng balik ng ganun. Kasi tandaan po natin, sa pundasyon, we are created by God and for God. So, ang isipin nyo lagi, pag-iisipin nyo ang purpose ng Diyos, ano kaya ang purpose ng Diyos para sa buhay ko? Gusto kong isipin nyo, young people, ang dapat na mailagay natin sa isipan ninyo, isipin ninyo na hindi lamang yung purpose ng Diyos ay sa ganang para sa inyo, kundi ano yung magagawa mo para sa Diyos. Yun ang laging isipin mo. Ano kaya ang pwede kong gawin na maitataas ang pangalan ng Panginoon or maitataas sa buhay ko ang Diyos? You see? Now, kaya ko po sinasabi yan sa inyo kasi maraming young people may mga time na masyadong nagugulo. Ano ba talang gusto mangyari sa buhay ko? Naligaw na naman ako ng landas as usual. Ibig sabihin, naligaw na naman ako ng landas, naligaw na naman ako sa ganito. Ano ba talagang gusto mangyari ng Diyos sa buhay ko? Tingnan niyo po. Kaya may nangyayaring ganyan, young people. It is because of the reason. Pagka iniisip niyo yung purpose ng Diyos para sa buhay niyo, ang iniisip niyo yung gusto niyong mangyari sa buhay niyo. Ibig sabihin yung gusto nyong kahihinatnan, ang pinipicture out nyo, saan kayo dadalhin ng Diyos na para sa inyo. Hindi yung para sa Diyos. If you're going to be honest, I know you'll be honest about this. We have to be honest about this, young people. You have to be honest about this. Sa pag-inisip nyo, that's the common thinking na meron kayo. Ano yung common thinking na meron kayo? Yun nga, siguro gusto ng Diyos balang araw na maging tanyag akong ganito, maging ganito akong maging ganyan. You see? No. Face by face ka muna. Anong kalagayan mo? First of all, you were created. Ngayon, sa kalagayan mo ngayon, you are created by God and for God. Alright? Yes. In other words, anong pinakaunang kalagayan mo? Okay? Ano ang pinakaunang kalagayan mo bilang isang kabataan? Alright? Ang unang kalagayan mo bilang isang kabataan is yung pagiging anak. Yes! Nakuha nyo? Yes! Alright? Pagiging anak. Ulitin ko. Ang unang kalagayan mo, young people, ay yung pagiging anak. Pag sinabi yes. nating pagiging anak, okay? Pag sinabi na... pero natawa ko dito, may umaasa kasi. Anyways, alright? Yung pagiging anak. Pag sinabing pagiging anak, ang unang isipin mong kalagayan mo bilang isang anak,
hindi bilang isang kung sino ka man at kung sino yung gusto mo. Okay? Kung sino yung gusto mo. Na kaya ko sinasabi yan, young people, kasi yun yung common, di ba? Yun yung common. Dumarating sa punto nga, sabi ko sa inyo, na ganun ang kalagayan natin. Ano kayang gusto siguro ng Panginoon? Siguro ang will ng Diyos maging tanyag akong ganito. Siguro, ginagamit ko lang yung word na tanyag. But whatever it is, na iniisip mo ninyo, young people, na gusto ko, ano kayang purpose ng Diyos? Siguro gusto niya na maging ganito ako. You see, nakita niyo po yung sinasabi kong kabig. Puro papunta po sa atin. You see, puro papunta sa inyo, young people. Puro pa rin ang, at the back of our head, ay talagang ang goal pa rin is para yung sa ganang inyo. Hindi sagana ng Diyos. hindi magiging sagana para sa Diyos. You see, those were the times na that is the time na laging yan yung pinaka mga pangyayari. Okay? Sa buhay, common 'yan. Common, hindi natin maitatanggihan. Walang problema diyan. Okay, kaya nga po tayo nag-aaral ngayon para ma-correct niyo 'yan, young people. Na kaya nga po ang iisipin niyo muna ngayon ay yung kalagayan niyo ngayon. Kaya sabi ko sa inyo, face by face. Bago mo isipin yung pinaka panghuling face ng buhay mo, kung ano ka doon at kung sino ka man doon, yung ngayon muna. Naayos mo ba yung pinaka first na gustong mangyari sa iyo ng Diyos? Ano yun? Yung kalagayan mo ngayon bilang isang anak. You see, nasunod mo na ba yung purpose ng Diyos sa iyo bilang isang anak ng magulang mo? Bago mo isipin yung mga the rest, kung magiging sino ka man sa mga susunod, tsaka mo isipin yun, ngayon muna, bilang isang anak ng magulang mo, yan muna ang pinakasaliksikin mo. Ano kayang purpose ng Diyos sa buhay ko bilang isang anak? You see? Now, kaya ko po yan sinasabi sa inyo, para maintindihan nyo, young people, na bilang isang anak, kaya natin laging ikinukunek doon sa pinakatinatawag nating golden rule na nasa Book of Ephesians, chapter 6, verse 1 and 2. Okay? Kung mapapansin niyo po doon, kaya may command na in the Lord. You see? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and thy mother, and this is, which is the first commandment with promise. It is a commandment. Kanina na naman ang galing sa Diyos. Obey your parents in the Lord. Kung bakit lagi, even on your very first priority or a very first and priority na responsibility sa buhay ninyo. You see? Kung bakit laging kasama doon ng Diyos, babalik tayo sa pundasyon because you are created by Him and for Him. So lahat ng kaluwalhatian at lahat dapat ng mangyayari at magiging kasaganaan ay para sa Diyos, hindi muna para sa atin. Sabi ko nga po, in Genesis, sa subject po ng Genesis, na didiscuss ito, ang tao ay nilikha to have a creature set apart to worship Him. You see? Kaya ginawa ng Diyos ang tao para magkaroon siya ng creature na set apart na mag-worship sa Kanya, sa kadakilaan niya, sa ginawa niya. That's our purpose. Kaya nga, by Him, and for Him. You see? Kaya nga, your very first purpose muna, face by face tayo, young people. Your very purpose, first in your life, bilang isang anak, ay maging maayos muna tayong anak sa magulang natin. Ayusin muna natin yung purpose na yun ng Diyos. Na, kung bakit yung sinasabi na, paano natin nasasabi, sir, na ang pinaka-purpose natin sa buhay ko bilang isang young people ngayon, lalo-lalo na bilang isang anak, ay maging maayos sa anak. Yun lang ba yun? Kasi tingnan nyo, young people, who you are right now as a son or as a daughter will determine as well. Actually, nasabi ni Pastor itong prinsipyo na to, way back, matagal na. Okay? Nasasabi niya palagi ito, who you are right now will determine kung sino ka sa mga susunod. Ibig ko sabihin, kung paano mo ngayon siniserve yung purpose mo sa buhay mo bilang isang anak, tandaan nyo, kung ano ka ngayon, yan ka rin balang araw. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, young people, huwag niyong shortcutin yung paglago. Huwag niyong shortcutin yung purpose na Diyos. Huwag kayong mag-advance agad. Mag-way advance. Punta ka muna sa kalagayan mo ngayon. Because many times, nag-iisip kayo agad, ano kayong gusto sa akin mangyari ng Panginoon sa ano? Hindi mo pa nga naayos yung purpose mo bilang isang anak.
You see, yung purpose mo muna bilang isang anak. Eh kung yung bilang isang anak mo pa nga lang, eh hindi mo pa nagagampanan yung pinakagustong mangyari ng Diyos sa'yo. Bilang isang anak pa lang, ha? Ba't mo problemahin mo pa yung iba? Huwag mong problemahin yung iba. Problemahin mo muna yung sitwasyon mo bilang isang anak. Yes. You see? Ngayon, eto nga, sabi ko sa inyo, for him, for God, bilang isang anak, kung titingnan yung purpose mo bilang isang anak, anong pinaka-purpose mo bilang isang anak? Na ikaw pa rin sa responsibility mo ay maitaas mo pa rin ng Diyos. Kasi ikaw ay product of God's creation. We are not only that, you are a creation. At sinasabi ko na po, as far as yung pagiging tao natin, we have our parents. From our parents comes us. Alright? So, ibig sabihin, of course, lahat tayo ay nilikha ng Panginoon. The point is, ang gusto ko mong sabihin sa inyo, yung pinaka-purpose mo bilang isang anak, narinig natin, kahapon nagturo si Pastor sa purpose ng mag-asawa, ngayon sa purpose na ng isang anak. Bilang isang anak, ano ang pinaka-purpose mo? Mai-lift up mo pa rin, maipakilala mo pa rin ang Diyos sa buhay mo, maipakita mo pa rin at ma-worship mo pa rin ang Diyos sa buhay mo bilang anak. Again, hindi bilang kung sino-sino. Bilang anak muna, young people. Bilang anak. You serve your purpose first as a son or as a daughter. You see? As your parents' children, you serve that first. Huwag kang magmadali. You see? Na maaaring sabihin nyo naman po para sa mga hindi nyo na ngayon kapiling ang inyong mga magulang, kung sino man ang tumataw yung guardian sa inyo at may tinuturing kayong magulang, you serve it first. Yun muna ang isipin nyo pong purpose. Huwag nyo po muna ang isipin yung ibang bagay. You see? Kasi pagka nag-advance kayo, masisira kayo. Tingnan nyo, isipin nyo muna. Halimbawa, for example, sabi ko nga po sa inyo kanina, gusto nyo maging Ano kayang purpose ng Diyos sa akin? Ba't kaya pinasok niya ako sa ganitong trabaho? Siguro gusto ng Diyos balang araw maging ganito ako. You see? Balang araw gusto ng Diyos maging gano. So thinking ka doon, then ano pong ginagawa ng common young people ngayon? Magpapakadalubhasa ka, talagang bibigyan mo ng oras, you will really give effort to that. Hanggang sa nakalimutan mo na ang unang-unang pagkatao mo, ay ibig ko sabihin, ang unang-unang posisyon mo pala sa mundo ay anak. Kaya tingnan nyo po, bakit marami ngayon na anak? Grabe, talagang nagpakasubsob ng panahon na sila ay magtrabaho, ganito, ganyan, ganyan. Bakit sila dumating sa ganung pagkakataon? At ano ang kinababagsakan? Nagyayabang sa magulang. Pinagmamalakihan ng magulang. Mas may kapangyarihan na sa tahanan. Mas nasusunod na kaysa sa magulang. Bakit may mga ganun? Kasi nagpakadalubhasa ka sa isang maling purpose na yung pinakauna mo dapat na purpose, yun muna sana ang pinagtuunan mo ng pansin. Nilaktawan mo eh. You see? Yes. Thinking na, ito siguro yung gusto mangyari ng Diyos sa buhay ko kasi nilagay niya ako sa ganitong trabaho eh. You see that? Nakukuha nyo ba yung people yung pinag-uusapan natin? No! Foundational tayo. Balik tayo sa very foundation. Papunta, pa-advance tayo ng pa-advance. Later on, may mga kausap din kayo na ganyan. Na talaga, alam nyo, ang pinakadulo kasi nito young people, ibabalik ka ng Diyos. Pag hindi nyo nagampanan ang purpose na ito, it's either na ibalik kayo ng Diyos sa purpose na ito, or pagsisihan mo yan sa dulo. Ano yung mga nangyayaring common? Tinan nyo yung mga common na nangyayari young people. Pagka tumanda na, siguro kasi ganito, ito yung will ng Diyos sa buhay ko eh. Kaya pinagsiksikan niya, sige, ganun. Ginagawa niya na, sa kanyang paniniwala, eh ganun niya. Yun ang gusto mangyari sa kanya ng Diyos. So nakalimutan niya yung unang kalagayan niya sa mundong ito bilang isang anak. Hindi niya na na-serve yung purpose niya. Anong minsan common na nangyayari? Pag nawala yung mga magulang. Sana, paiyak-iyak pa yan sa kabaong. Sana naging ganito ko. Sorry ma, sorry pa. Pagka na kinuha na ng Diyos yung magulang, iiyak-iyak sa kabaong. Sana naging maayos akong anak sa'yo. Sana naging ganito kong anak sa'yo. Sana naging ganito. Hindi ako naging pasaway na anak sa'yo. Sana ganito ako. You see? Yung mga nangyayari, yung mga emosyon na inilalabas ng maraming mga pagdumating sa ganun po siya. Bakit? Bakit may regret sa dulo? It's either dalhin tayo ng Diyos sa ganun. Dalhin kayo ng Diyos sa ganun, young people. Or
ibalik ka niya. You see? Tingnan nyo. Oh, like for example, siguro ang gusto mangyari ng Diyos talagang young people pa lang yan, ha? Talagang siguro ang gusto mangyari ng Diyos si Sir Christian ang makatuluyan ko sa buhay. Mabot talaga namang nag-strive. Okay, nag-strive. Talagang with all the best efforts, talagang ginawa yung magagawa para lang makasama si Sir Christian. Ayun ang problema. Hindi pa nga yun ang pinapaserve na purpose sa'yo ng Diyos. Meron ka pang unang purpose sa buhay na dapat mong gampanan sana. Nilaktawan mo ngayon. Ayun. Saan ka ngayon binalik ng Diyos? Umiiyak ka ngayon. Okay? Umiiyak ka ngayon. Okay? Babalik ka ngayon ulit sa magulang mo. Nakita niyo po yung sinasabi ko, young people? It's either iparegret ka ng Diyos, magregret ka sa dulo, dahil hindi mo sinerve yung priority na dapat mong serve na purpose sa buhay mo, or ibalik ka ulit ngayon ng Diyos. You see? So ano pa na yung anong punto dito? You see? Anong pinakapunto dito? Talagang ibabalik kayo ng Diyos. Meron kasing purpose ang Diyos. Meron ang Diyos. Young people, listen to this. Ang Diyos ay merong plano. Systematic plan. It is a systematic movement of God in our life. God's movement or life is very organized, very systematic. See, may tamang facing ang Diyos para sa buhay natin. Kaya nga ngayon sa kalagayan mo, balik muna tayo. See? Balik muna tayo from the very beginning. You try to check yourself again, once again, young people. Again, young people. Wag nyo, if you're a Christian, young people, lalong-lalo na kung membro tayo ng simbahan na ito, alright, dito sa, membro tayo ng simbahan po na ito, and alam natin na tinuturuan tayo ng pastor natin sa bagay na ito, wag nyo munang i-entertain sa isipan nyo ang ibang tao. Yes. Isipin ninyo ang sarili ninyo. Yes. Alright? Wag nyong pakialaman ang hindi nyo buhay. Asikasuhin mo ang buhay mo, young people. Wag ka nang tumingin sa iba. Ikaw mismo. Because the fact na tumingin ka sa buhay ng ibang kabataan, young people, makakalimutan, makakaligtaan mo rin yung dapat mong gawin na purpose sa buhay mo. Bakit? Tumingin ka na sa iba eh. Wag mong pakialaman yung iba. You see, let God deal with them. You deal your own life. You see, ayusin mo 'yung sarili mo sa harap ng Diyos. Huwag mong galawin 'yung iba. See? Huwag mo silang pakialaman, huwag mo silang pansinin. Hindi ko sinasabi 'yung pansin, kaawain niyo ha. Ibig ko sabihin, leave them all to God. May kanya-kanya tayong pananagutan sa Diyos. You see? Kaya nga 'yang people, sinasabi ko po ito sa inyo para hindi kayo muna mag-isip. Huwag niyo muna masyadong boom! Pag ganunin yung isip niya na, oh, ito siguro yung gusto sa akin mangyari ng Diyos. Kaya pagbubutihin ko yung ganito. Ay, ito siguro. No. I-check mo muna yung sarili mo sa Diyos. Ang unang kalagayan mo sa mundo, anak. Okay? Bilang isang anak, na-serve mo ba yung purpose ng Diyos sa buhay mo bilang anak? Siyempre, may purpose ka rin bilang anak. Ang tanong ko, na-serve mo ba yun? You see? Were you able to serve that purpose? Na ang gusto mangyari sa inyo ng Diyos, bilang isang anak, ikaw muna ay matutong sumunod at mag-honor sa iyong mga magulang. Na-serve mo ba ng maayos yan? You see? Tapos later on, kasi young people, ang iniiwasan natin, yung mamuhay kayo ng emosyonal. Mamuhay kayo by principle, not by emotion. Kasi sabi ko sa inyo, pagka namuhay kayo niyan at pag nakitaan lang ng Diablo na mamuhay kayo by emotion, kahit na lang anong dumikit sa inyo, lahat yan sa inyo ay dadalhin niyo yan by emotion. You see? That's very wrong. You see? Kahit hindi naman ganun, ganun ang didil niyo na agad. Kaya nga, tutulong sa inyo siyang, ito, hindi yung, para mawala rin yung inconsistency. Lagi, we cannot deny the fact na yan lagi ang problema natin. Mapa young people, mapa adult, mapa sinong estado sa buhay ng tao, because we are still living in this sinful, wicked world, inconsistency is always the problem of every Christian. You see, kaya nga kailangan natin ng guidance. Hindi tayo pwedeng lumayo dito. Kasi pag lumayo tayo dito, naku, sinasabi ko sa inyo young people, nakakatakot yan. Gabuok lang ang diferensya na inaantay ng Diablo. You see? Maliban lang sa walang buhok. Anyways, ano lamang po yun? Naalala ko lang kasi si Sir Noel. Now, kaya ko po yan sinasabi sa inyo, young people. It is because of the reason na, ano nyo muna? Face by face.
kung tayo, kung ang Diyos natin, kung tayo ay naniniwala that we have a God of order, then let's live our lives in order. Live our lives decently and in order. You see? Kung ganyan ang Diyos natin, naniniwala ka na ganyan ang Diyos mo, then ganyan mo rin. You see? Ganyan mo rin pamuhayan ang Diyos mo. Wag mong pangunahan ang Diyos mo. You see? Wag nating pangunahan ang Diyos. May sariling plano ang Diyos sa buhay natin. Iba yung plano niya sa akin, iba yung plano niya sa iyo, iba yung plano niya sa nanay at tatay mo. Ibig sabihin, ang pinakahanapin mo lahat, ang pinakamaganda lang yan, pag na-serve mo yung purpose mo, yung very foundational purpose mo, very, very beginning ng buhay mo bilang isang young people. Alright? Kung dyan ka, listen to this, young people, kung dyan ka, nilagay na ang unang kalagayan mo bilang isang anak, paghusayan mo ang pagiging anak. Bago ka muna maging mahusay sa ibang bagay, paghusayan mo muna ang bilang anak. Ang pagiging anak sa magulang mo or kung sino man ang tumatayong guardian at kumikilalang anak na kinikilala mong magulang mo ngayon. You see? Yan muna ang pag-usayan mo. Because I believe na bilang isang young people, ang pinakakalagayan ninyo na, bilang isang magulang, na, bilang isang kabataan, ang pinakaunang kalagayan natin sa mundong ito ay maging anak. Ay isang anak. Bago tayo, ako, bago po ako naging magulang, bago ako naging young people, anak muna. Yes. You see? Yun muna ang estado, pinakaunang estado natin sa buhay, pagiging anak. Now, may purpose ba ang Diyos sa pagiging anak natin? Meron. Lahat ng parte o bahagi ng buhay natin, laging may purpose ang Diyos. Kaya nga, yun muna tayo, isa-isahin nyo. You see? God will just lead you to his another purpose pag nakita niya na na-fulfill mo na yung purpose mo dito. You see? Bagamat hindi naman natatapos yan. Like for example, ako po, may pamilya na po ako, pero anak pa rin ako ng magulang ko. Anak pa rin ako ng tatay ko. Kaya, yun nga lang, I have to serve to dalawa na. Kailangan kong i-keep, i-maintain ang purpose ng Diyos sa akin bilang isang anak at the same time bilang isang magulang. Nakuha niyo po yung sinasabi ko, young people, the same thing din sa inyo bilang isang mga magulang, ay bilang isang mga kabataan. Nice kong sabihin sa inyo na you focus first and you prepare yourselves first sa pag-ayos ng sarili niyo, or not prepare yourselves, you pay attention first, I mean, sa pag-ayos niyo muna sa purpose ng Diyos sa buhay niyo bilang isang anak. You see? Bilang isang anak. Hindi pwede na mag-a-advance tayo. No. Wag. Gusto ng Diyos, sunod-sunod, maayos, sunod-sunod, walang ibang kadahilanan or walang ibang, yes, shortcut. Yeah, that's it. Walang shortcut. Nga, binalik ko buhay sa simula. Kaya pinag-usapan natin dito, all things are created by Him and for Him. In general muna, nais kong sabihin sa inyo, bago tayo sumunod sa mga susunod natin pinag-uusapan, nais ko munang sabihin sa inyo, na ang purpose ng buhay natin bilang isang tao na to, ha, hindi lang bilang isang young people, balik tayo lang, bilang isang tao, ang purpose ng Diyos sa buhay natin ay laging para sa Diyos. Laging para sa Diyos. Ma-worship ang Diyos, maitaas ang Diyos. Kaya nga pagka nakita nyo sa estado nyo ngayon, pinag-uusapan natin yung pagiging anak ninyo, young people. Pagka yung pagiging anak, diyan pa lang ma-check niyo para malaman niyo kung na-serve niyo yung purpose niyo bilang isang anak. I-check niyo yung sarili niyo doon sa basic foundation o sa very basic o sa very foundational purpose natin. Ano 'yun? Yun na doon sa Ephesians chapter 6 verse 1 into na paghusayan ba natin 'yun? You see? Kasi pag napaghusayan mo 'yun, sabi ko nga sa inyo kanina, commandment ng Diyos in the Lord. Kasama palagi ang Diyos, involved palagi ang Diyos. Therefore, kung involved palagi ang Diyos, young people, eh di laging may tataas ang Diyos. So, masiserve natin yung purpose, yes, ng tao nung nilikha siya ng Diyos. By Him, yes, and for Him. For Him. Para sa Diyos. Sabi ko nga sa inyo kanina, man are created by God para magkaroon siya ng creature set apart to worship Him. Therefore, pag ginawa natin yan, sino yung wino-worship natin? Pag naserve mo yung purpose mo bilang anak, sino yung ipapakita mo sa tao na wino-worship mo? Yung Diyos na lumikha sa iyo. You see? Kanino ang kasaganahan? Kasaganahan mo ba? Hindi. Kasaganahan ng Diyos. Bakit? Pangalan niya ang naitataas, siya ang nakikilala sa buhay mo.
Kaya nga young people, yan lagi yung pinagdidiin niya. Even sa programa natin, so Staying Alive, yan ang pinaka-pinagdidiin na natin, young people. Yung pagkakaroon ng maayos na relasyon sa magulang ninyo. Kasi yan ang very basic. Yan ang pinaka-foundation. You cannot take away the fact, young people, na malaking bahagi ng buhay nyo ang pagiging anak. Hindi sa kung ano ka ngayon at kung sino ka ngayon. It doesn't matter kung wala ka pang, kahit sa akin, kahit na sa mga may pamilya na ngayon. Kung kasama ko dito sa loob ng studio, kasama ko may pamilya dito ay si Sir Ian. You see? Kanina, nandito si Sir Conrad. Nandito sila. Marami, lahat ng may pamilya, even your parents. Okay? Ang malaking bahagi ng buhay namin ay yung pagiging anak. And as long as, here's the truth, before I end. Here's the truth. Bago, as long as your parents are still living, buhay pa sila, kahit ikaw ay may sarili ng pamilya, but as long as sila ay buhay pa, tandaan mo, anak ka pa rin. Kasi, hindi yan mawawala sa buhay. Yan ang isa sa mga estado o kalagayan ng buhay ninyo, young people, na kailanman hindi nyo may wawala. Hindi na mawawala yan. Kahit ano pang sabihin mo, kahit may mga patampo-tampo at may palaban-laban pa kayo sa magulang ninyo, tandaan mo, anak ka pa rin. Kahit na ano pa rin, ibalik-balik mong, kasi yung magulang ko ganito, hindi naman kasi siya ganito, kasi ganito, ganyan-ganyan, anak ka pa rin. Kahit, inuulit ko, kahit anong sabihin mo, anak ka pa rin. Kasi, buti pa si Freddy Aguilar, nagawa niya yung, ng kanta, ang pagiging anak. Oh, misa, pero sa totoo, pero sa totoo lang, ha, talagang totoong buhay din yun. Bagamat yun ay, it was sung by an unbeliever, but again, what I mean is, talagang totoong buhay yun. You see, yun yung sinasabi ko. But again, inuulit ko, ang pagsiyasati na muna natin sa buhay natin ay yung pagiging anak. That's a very important thing. Alright? So I hope maliwanag yung pinag-usapan natin, young people, and I hope I've been a blessing to you. And again, ay palagi ko pong sinasabi sa inyo, young people, na mas masaya na kayo patuloy na maging malapit sa inyong mga magulang sa dahil sa pag-serve nyo. Magiging patuloy kayong malapit sa magulang nyo, sa mga nasa team focus, even sa team preparation. Napakaganda niyan. Marami namang gumagawa. Pero kasi ako kasi may hawak po ng South. Gusto ko lang ma-mention ito. Ako po kasi yung may hawak ng South Corner pagdating sa every services na meron tayo. Sa akin po kayo mag-join sa Google Meet account ko yon. Galing, binibigay ko sa leader ko yon, sa leader ninyo yon, and then sila magpapasa nun sa mga area GC. So if you're a South, from the South Corner, maliban sa Southeast, kasi yung Southeast ay nagiging East Corner na. Ibig ko sabihin, sila lang nagpapadami. Ibig ko sabihin, yung sa South Corner, nakikita ko po, minsan yung nakakapag-join sa Meet. Bagamat meron naman to, I believe, meron din naman nanonood sa inyo sa FB Live. Natutuwa ako, minsan kahit sa West, nakikita ko yung nasa stage ng team focus as nasa stage ng team preparation dito sa church po natin. And nakikita ko yung nanonood kayo sa service na nandyan si Brother Dominic. Nakikita ko, katabi niya si Ma'am Eugene. Meron namang maiba pa. You see? Dyan naman, pag-serve, nakikita ko rin naman si Ma'am Cyril, katabi niya si Ma'am Cecil. You see? Ang sinasabi ko lang, Marami pa. Pwede, hindi ko kayo pwede maisa. Alam ko, meron din sa North, meron din sa marami. Kaya ko lang nasasabi yung mga ganyan. Kasi, kita nyo yan, napakaganda na nasi-serve nyo. Yan yung sinasabi ko eh. Merong nagtatrabaho, merong nag-aaral, nakikita natin sa screen ng ating pong services na ang pinaka, katabi nila yung magulang nila na nanonood, masayang naikinig ng salita ng Diyos, masayang nananambahan. Yun yung sinasabi ko. Ang unang sinerve is yung purpose nyo bilang isang anak. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Maging masaya muna kayo doon. Maging i-treasure nyo yun. Samantalahin nyo yung mga pagkakataon na yun, because not all the time you will be able to serve your purpose as a son or as a daughter. Siyempre, ano ibig ko sabihin? Lalong-lalo na pagka wala na. Sino pa ang pagsisilbihan? Sino pa ang pagsiserve mo ng purpose bilang isang anak? Kung wala na yung magulang mo.
You see, ano lang maiiwan sa'yo yung heritage. Later on, bumunta tayo dyan. Pero ano lang maiiwan sa'yo? Ano na lang ang, sino pag-serban mo? Kaya nga naisabi ko sa inyo kanina, in conclusion, marami nagsisisi sa dulo. Sana naging mabuti akong anak, sana naging ganito kong anak, yes. Sana naging ganito kong anak sa magulang ko, ganito, ganyan. Wala kang ganun kung, first of all, na-serve mo yung purpose, yung plano ng Diyos sa buhay mo bilang isang anak. Diyan ka muna magtuo ng pansin. I hope, young people, I was able to help you sa ating pong topic, sa tanghali pong ito. And para sa mga magulang na nanonood, na nakikita ko po dito, thank you for being with us. Thank you for staying with us and watching with your sons or daughters during their time, break time. At babalik na yan sila sa pasukan nila. Kaya so this time ay tatapusin na rin po natin ating program. But we will not end this nang tayo po ay hindi nagpapasalamat sa ating mga frontliners. Let's always cooperate with our frontliners. Kung sino man ang dapat makita nilang sumusunod sa batas, number one, ay ang mga Kristiyano. Let's show them that we have a God who's teaching us to live decently and orderly. Kaya nga, yung mga frontliners po natin, maging blessing tayo sa kanya, sa kanila, whether anuman estado nila. Again, the point is, they are there giving their time, effort, their sacrificing para po mapamaintain lang natin ang maayos nating kalusugan. Kaya let's always be a blessing to them. All right? So here's our salute to our frontliners. What this dying world could use is a willing man of God who dares to go against the grain and works without applause. A man will raise the shield of faith, protecting what is pure, whose love is tough and gentle, a man whose word is sure. God doesn't need an orator who knows just what to say. He doesn't need authority to reason him away. He doesn't need an army to guarantee a win. He just needs a few good men. Men full of compassion who laugh and love and cry. Men who face eternity and aren't afraid to die. Men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men. He calls the broken derelict whose life has been renewed. He calls the one who has the strength to stand up for the truth. Enlistment lines are open and he wants you to come in. He just needs a few good men. Men full of compassion who love and love and cry. Men who face eternity and aren't afraid to die. Men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men. Men full of compassion who laugh and love and cry. Men who face eternity and aren't afraid to die. Men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few. Alright, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay po sa ating pong programa. And again, huwag po natin kalimutan, 4 o'clock service po natin ngayong hapon. Always be a blessing to our frontliners. Stay safe, fit, and healthy. Have a blessed afternoon to all of you.